Nagtulungan ang mga empleyado ng gobyerno at ng Philippine Red Cross Jensen Chapter sa pamamalot ng mga food packs na ipamimigay sa mga pamilyang naapektuhan ng grabing tagtuyot o El Nino. Sako-sakong bigas ng NFA ang ibinalot na kung saan bawat pamilya ay makakatanggap ng tig 5 kilong bigas. Unang araw ngayon ang distribusyon ng relief goods na pinangunahan ng Philippine Red Cross at unang target nila, ang barangay Upper Labay. General Santos City, first day. So ang first nga area is Upper Labay. Yeah, actually, karong adlaw, giturn over sa Tuang City Government sa Philippine Red Cross ang relief distribution, ang mga goods nga para atong ihatag ngadto sa mga katawhan nga victim sa atoang El Nino phenomenon. Napag-alaman na hindi lamang ang Jensa ng grabing naapektuhan ng El Nino, pero maging ang buong Sacsayhan. At base sa listahan ng Red Cross, iilang barangay na mula sa Glen at Malungon ang kanilang nabigyan ng tulong. Sa Upper Labay, target nila ang nasa mahigit 500 pamilya. 578 families ang tagaanan sa Upper Labay nga nalista sa Department of Social Welfare. Actually, ang ihatag nila is 5 kilos rice per family affected sa mga sa El Nino. Kay sa pagkaibalo na ako, naapot sila'y assistance or cash for work. Masasabing responsibilidad sana ng City Disaster Risk Reduction Management Council o CDRRMC ang pamimigay ng tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad. Pero dahil sa ipinapatupad sa ngayon ang election ban, isang memorandum of agreement sa pagitan ng Red Cross at LGU Jensen ang ipinasa upang sa Red Cross muna ipaubaya ang pamimigay ng relief goods. Actually, ang muwa na apa sa city, no, for signature. Pero nana sila request kasi available naman ilang food packs. So karon i-distribute na siya today. Prior ni ana gi-meeting mapo na sila sa COMELEC. Ang tanan natong mga barangay leaders, LGU, so nana sila meeting sa COMELEC. So kabalo man pud ta ni ana, pero ang sa amoa, syempre dili na muna siya control. Dili mo na control. Pero sa distribution, na-inform tanan akong staff nga dapat na-ay dissemination o inform gyud nga bawal ang magpolitika kasi ang Red Cross neutral. Wala may gidapigan ng mga politics na. So ang amo lang is, amo lang i-exercise ang amo ang task, responsibilities nga gipahigayon tungod sa election ban.